Gusto mo bang mabaliw siya sa sobrang pagkamis sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mong disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and huwag hanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano mababaliw si target o si partner mo sa sobrang pagkamis sa inyo. Alam nyo ba na maraming pamamaraan na mababaliw ng husto sa pagkamis sa inyo ang partner ninyo gamit lamang ang mga bagay na inyong nakikita ngayon sa harap ng inyong camera. So, pwede rin ito sa inyong ex na gawin mo. Kung halimbawa ay naghiwalay na kayo ng inyong partner at nagiging ex mo na ito ngayon, at hanggang ngayon, ikaw ay sobrang namimiss mo siya. At yung ex mo naman ay walang pakialam sa inyo. Bakit hindi mo gawin na siya yung mababaliw sa sobrang pagkamis sa inyo? Bakit hindi mo i-reverse ang sitwasyon upang mas mamiss kanya lalo? Hindi natin kailangan na magtiis. Hindi natin kailangan na tiisin yung sobrang pagkamis natin sa ating mga partner. Hindi natin kailangan tiisin na hindi nila tayo tawagan o hindi sila magpaparamdam. Dahil may pamamaraan kung paano na sila mismo ang lalapit sa atin, sila mismo or si partner mismo ang lalapit sa atin or tatawag sa atin or di kaya si ex upang mabaliw sila ng husto sa pagkamis sa inyo. So, ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian. So, alam nyo naman, ang parihas na kasarian is babae to babae and lalaki to lalaki. Bakit ko nasabi na pwede ito sa parihas ang kasarian? Dahil kahit na parihas sila ng kasarian, ay meron pa rin silang karapatan na lumigaya sa kanilang kanya-kanyang buhay. May karapatan din silang maging or masaya or may karapatan sila na magmahal. Tulad lang din natin sila. Sila ay isang tao din na kailangan na magmahal at kailangan ng may minamahal. Kailangan din nila maging masaya sa kanilang buhay kasama ang ilang minamahal na kahit parihas silang kasarian. So, syempre naman sa ating babae at lalaki na magpartner, syempre, ito din ay para sa inyo. And pwede itong gawin kahit na magkalayo at magkalapit kayo sa isa't isa. So, ayon sa materialis na ating gagamitin dito, isang materialis lamang na nakikita ninyo ngayon sa inyong harapan. So, kailangan lamang natin dito ng isang garapon. So, ito ang ating kailangan, garapon. Garapon na may takip at garapon na babasagin po dapat. So, kailangan natin ng babasagin dahil ang babasagin, sa lagi kong sinasabi sa inyo, ito ay nagbibigay energy sa inyong ginawa. Ito ay isa sa nagbibigay ng energy na mapalakas lalo ang inyong ginawang ritual. Dahil kung plastic ang inyong gagamitin, tiyak na wala itong energy na makakatulong sa inyong ginawa. So, kailangan natin dito isang malakas ng energy, kaya naman kailangan natin ng garapon at clear at babasagin po dapat. Siyempre, kailangan natin dito ng larawan ni target. So, kailangan natin dito ng larawan ni target yung printed or di kaya
tulad nito na naka-photocopy. So, ito lamang ang mga bagay or materials na ating gagamitin sa paggawa nitong ritual na ito. At kung handa na, ay pwede mo na itong simulan at kailangan na gawin mo lamang ito na mag-isa. Gawin mo ito na may buong paniniwala. Gawin mo ito na may lubos na tiwala. Dahil yun po ang pinaka-importante sa ating paggawa ng ritual. So, ang gagawin mo lamang dito is napakasimple lamang upang maganap mo ang ritual na ito. Kailangan lamang na wala kang pagdududa sa inyong gagawin at kailangan na mula sa inyong puso ang pagganap nito. And ngayon, kapag ready na, kapag okay ka na, ang gagawin mo is napakasimple lamang ang inyong gagawin upang magawa mo ang ritual na ito at ma-miss ka or mababaliw sa sobrang pagkamis sa inyo si target. Sino man yung target mo. Ang gagawin mo dito is ang larawan ni target ay ipasok mo lamang dito sa loob ng garapon at itapat mo sa iyong baba ito. Itapat mo ito sa iyong baba at sabihin mo dito ng 21 times yung pangalan at apelyado ni target. Sabihin mo dito pangalan niya, apelyado, mababaliw ka ng husto sa sobrang pagkamis sa akin. So, pangalan niya, apelyado, mababaliw ka ng husto sa sobrang pagkamis sa akin. Paulit-ulit lamang hanggang matapos ang 21 times na pagkasambit. So, kailangan ay ramdam mo sa iyong puso at may buong pagmamahal ang inyong pagkasambit nito. And taimtim po dapat at kailangan na good intention ang inyong mga sinasabi. So, kailangan lamang na kahit na ay nasabi na natin dito at susundin mo lamang nito, at kailangan na malinis po ang inyong puso at maganda yung intention ninyo kung bakit ninyo ito ginawa. Dahil sa sobrang mahal ninyo siya, is kailangan ninyo na ma-miss kayo ni target at tawagan kayo. So, sabihin mo lamang dito, pangalan, apelyado, mababaliw ka sa sobrang pagkamis sa akin. So, 21 times po itong paulit-ulit po upang maramdaman niya kagad ang inyong ginawa. And mas maganda na gawin ninyo ito sa gabi. Dahil sa gabi, mas mabilis tayong mapapakinggan ng universe dahil sa wala na nga itong masyadong humihiling sa kanya at nanghihingi ng tulong sa kanya. So, kaya naman ay mabilis tayong mapapakinggan ni universe kapag gabi natin ito ay ginawa. So, gawin ito sa kahit anong araw at kahit anong oras. As long na malakas yung vibration ninyo and gustong gusto ninyo siyang gawin na parang hinihila kayo na gawin ninyo ang ritual na ito. So, laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At laging tatandaan na huwag natin ito laging iisipin na may ginawa tayong ganitong pamahiin. At kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.